Nasigurado nga po mga idol ng Team USA ang top 1 sa Group C matapos silang magkaroon dito ng 2-0 na record. Ngunit sa kabila nga po niyan, hindi para naman kontento si Coach Steve Kerr. Sa katunayan, ilang oras bago magsimula ang kanilang pangatlong game sa group stage laban sa Puerto Rico, nagkaroon muna nga sila ng meeting ng buong miyembro ng Team USA kung saan pinag-usapan ang kasalukuyang standing sa group stage at higit sa lahat ang point differential ng bawat koponan. Para nga sa inyong kalaman, meron nga po ngayong 47 point differential ang kasalukuyang world champions na Germany. Ibig sabihin, kailangan nga po nilang manalo kontra sa Puerto Rico ng at least 4 points upang masigurado ang top seed sa buong group stage. At yan rin naman ang balak nilang gawin. Gayong kapag nais sa katuparan nila ng mas mahinang koponan ang kanilang makakalaban simula ng knockout stage. Kaya sinabihan nga po niya ang lahat na ibigay ang kanilang best performance, gayong kailangan nga po nilang magdala ng napakalaking puntos para matupad lamang ang kanilang plano. Sa madaling salita, literal, isa nga itong babala na posible nilang tambaka ng husto ang Puerto Rico. Bago yan, ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong koponan sa NBA, PBA, MPBL at ngayong Paris Olympics at iba pang sporting events. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Simple lang, pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. Samantala, hindi na rin naman nga sa inyo bago ang balita na mismong si Coach JJ Redick ang nagsabi sa media na gusto na makakuha ng isang bagong sentro na merong malaki malakas na katawan sa isang trade o di kaya free agency. At isa sa mga nabanggit na big man target sa nilang kunin ay si Jarrett Allen. Ngunit base sa inilabas na balita, pumirma na nga ito ng bagong extension sa Cleveland Cavaliers na nagkakahalaga ng 3-year $91 million. Bukod dyan, hirap rin naman nga silang makakuha ng ilan sa kanila mga target kagaya ni na Lauri Markkanen, Jeremy Grant at Nikola Vucevic dahil sa malaki nitong kontrata. Kaya no choice ang Lakers kundi maghanap ng bagong sentro na mas afford nilang makuha sa isang trade. At ayon sa isang insider, kung gusto nga po ng Lakers ng isang sentro na madali nilang makukuha, kailangan nga po nilang pagtuunan ng pansin sina Walker Kessler ng Utah Jazz at si Wendell Carter Jr. ng Orlando Magic na pareho rin naman nga pong merong team-friendly contract. Ibig sabihin na mababang kontrata. Ibig sabihin lang, kailangan lamang nga dito ng Lakers na mag-offer ng hindi ganon kalakihang package para lamang makuha sila sa kanilang kuponan. Sa kabilang banda naman, base nga sa inilabas na balita ng isang insider mula sa Portland Trail Blazers, isa nga po ang kanilang team sa mga tinatawag na seller sa kalagitnaan ng offseason. Ibig sabihin, plano nga po nilang i-trade ang ilan sa kanilang mga key player kagaya ni na Jeremy Grant at Anfernee Simmons. Maliban nga po sa kanya, ibinulgar na rin naman ngayong araw na maging ang kanilang sentro na si DeAndre Ayton, balak na rin naman nga po nilang i-offer sa lalong madaling panahon. Wala na rin naman nga pong plano pa ang Blazers na panatilihin ito sa kanilang lineup matapos nilang makuha ang kanilang bagong rookie big man na si Donovan Clingan. Well, pagtutuunan na lamang nga po nila ng atensyon ng pagpapa-improve sa laro nito kaysa panatilihin si Ayton sa kapila ng pag-average nito ng 16 points per game, 11 rebounds last season. Wala rin naman nga itong masyadong impact sa pagkapanalo. Kaya inaasahan na si Donovan Clingan ang gagamitin ng Blazers bilang starter center next season. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayong maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming maraming salamat po.